Live na po tayo ngayon. So this is Attorney Mark Tolentino. This is Attorney Mark Tolentino. Live po tayo ngayon sa Facebook and sa Zoom. So may mga, if you have any questions, please like me sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa youtube.com/MarkTolentinoLaw vlog. And of course, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. And please text me 0917-329-5353 and 0917-32-88-56203. May nag-text Miss La Arnie Prihila. La Arnie Prihila. Oh, so dito muna tayo ni iPad, Miss iPad. So I can hear you, Miss iPad. Hindi lang kita ma... Can you hear me? You have any question? Yes, na I can hear you. Nakita kita. May tanong po kayo? Attorney, may tanong ako. Oh yes, anong problema? Anong pangalan niyo po? May know your name? Ako attorney si Marife po Maghuyop. Maricel Maghuyop. Marife, opo. I'm from Tagulwan, Misamis Oriental. Ay, Misamis. Umabot kayo sa Misamis ngayon. So, anong problema natin? Misamis Oriental. May tatanong po ako, attorney. Itong bahay namin, bahay ito ng pinamana ng lola ko. Tapos, yung sa ilalim nitong bahay, ang nakatira noon, yung uncle ko, ang ginawa ni uncle, pinarintahan niya, tapos yung parang pinagiprenda hanggang pinagiprenda niya sa renter, pero wala silang papeles na so pinipirmahan. Paano yung sanglaan kung wala namang dokumento? Then second, yun nga, ngayon, may authority ba siya magsangla ng property? Opo. Diba? Ngayon attorney, yes. Ang gusto ng nakaprenda sa baba, iprenda niya sa iba, kaya nga naiinis ako, bakit ganun? Okay, so ang question dito, may legal ba ang pagsangla o pagprenda ng lupa sa tao na hindi naman nagmamay-ari ng property? Opa. Common sense po yan, very common sense. Hindi, of course, hindi. So, okay. Sinangla ng uncle mo sa ibang tao, but in fact, hindi naman sa kanya yung property, that is illegal. So ano yung gagawin natin? So first na gagawin natin is, kasi nandiyan lang sa bahay mo, sa ilalim ng bahay mo, mas panganda, pupunta mo na kayo sa barangay para makipag-settle mo na kayo sa barangay. Apa. Okay, so trabaho yan ang lupong tagapamayapa o tagapagasundo, yung lupo ng barangay. Yun ang first step nyo na magkasundo kayo kasi in the very first place, kayo ay kapitbahay lang dyan, lalo na na same building lang kayo. Apa. So settlement muna kayo sa barangay kung kaya pa masettle. Apa. Assuming hindi masettle sa barangay, the barangay will issue a certificate to file action. After the certificate to file action, then pwede ka na mag-file ang kaso, pwede ka na magkumuha ng abogado. But in the meantime, ang purpose na barangay is just for settlement. Okay? Okay. Thank you, Miss iPad, Miss Misamis Oriental. Okay? By the way, may mga na-message ko sa atin, si Malu Espinosa. Malu Espinosa, okay? Dison Sin, okay? Good morning, attorney from Flora Siam. Another is Joanna Diabo. Hello, attorney Mark. Tanong ko lang po kung may manahin po yung anak ko sa father niya, even hindi siya in-acknowledge ng ama niya. Yes, may pwede magmana yung anak sa yung illegitimate child provided na may proof kayo na siya talaga ang tatay. So, kung hindi in-acknowledge, kailangan kayo mag-file ng petition for na to compel him or her to compel the father to acknowledge. Okay, so ilaha. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila
7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.